house, please. Ay, oo nga, mami. Para wala na patoka-toka. Hoy, JC, oras ng trabaho. Bawal magdaldala. Anak, kaya naman natin ang gawaing bahay dito. At saka, nakukumpleto na nga natin yung rotation sa paghuhugas ng plato. By the way, ikaw ang maghuhugas ng plato bukas. Hmm, yung tubig. Pero, Teacher Ninang, it's not just about the washing the dishes naman eh. Ito, makalat din yung house. Kasi marami pa nga ayusin. Pero, walang makagawa sa atin. Kasi kayo, nasa work kayo. Ako naman, kami ni Gabby, nasa school kami. Please, Teacher Ninang, please. Oh, sige, sige. Okay, ganito ha. Tingnan muna natin kung kakasya sa monthly allowance na binibigay sa'yo. Tingnan. Hashtag winner! Don't worry, Teacher Ninang. Didiretso na ako sa judge. Besides, I'm sure papayag naman yun na i-increase yung monthly allowance ko kasi abuela siya ni Charles. Ay, itong batang ito, talagang ipipilit niya yung gusto niya. We need Mang Dante rin. Wala naman tayong extra car. Siya kaya na ni Daddy Ninong si Pitbull. I'll get my car. Mami, eh, anak, pwede bang iakat muna namin sa taas ng mga kahon mo kasi para lang may mapaglagyan yung mga motor sa talyer? Daddy Ninong, pwede po ba natin kunin yung car ko kay ni Tito? Anak, teka, yung Tito mo bang magnanakaw yan? Pare, sama kami ha. Kailangang di pwede wala kang backup. Ay, naku, tigilan nyo na nga yung bata. Kinaakit nyo na yan. Sama kami! Hustisya para kay Sophie. Hindi, pwede. Sige. Hustisya! Ako na, pare ko. Kaya namin yun dahil pag sumama kayo, baka dumanak pa rin ng dugo. Pagwangat mo ng konti. Yes! Morning, Mrs. Tawson. Morning, dear. Hello. Give me back my car. Sophie, pwede ba? Not here, please. Why, Tito? Nahihiya po ba kayo? Eh, hindi ka nga nahiya nung binenta mo yung house ko eh. Tapos, finire mo pa si Beauty tsaka si Mang Dante. It's part of the consequence sa ginawa mong petition. I have no choice but to let them go. I wouldn't file a petition kung hindi kayo nang loko. Sophie, Mr. Sansago, pasensya na po. Nakikiusap lang po si Sophie. Just give me back my car. And I'll leave. Sophie, what a pleasant surprise. What are you doing here? I'm here to get my car. Excuse me. Pasensya na ho. Sophie, mauna na po kami. Kala mo kung sino? Sama talaga ng ugali niyo. Masoy, mag-settle ka na. Mo, hindi lahat dapat dinadaan sa galit. Alam naman natin kasi, di ba, oo, mali yung ginawa nila. Pero dapat, anak, hindi pa bugso-bugso yung damdamin. Diba? Eh, lalo na yan. Masyadong mainitindi ng ulo ng tito mo. Eh, mamaya kung anong nagawa nun sa'yo, eh, siyempre, di naman ako papayag nun. Bunso eh. Mamaya magkarampulan mo kami. Daddy Ninong, I'm just fighting for my right. Kung hindi ko paprotektahan sarili ko, eh, sino gagawa nun? Eh, hindi mo kami naiisip na. Uli mo kagad kami na backup mo. Teacher Ninong mo, tsaka kami nila Gabi, di ba? Oo. Diba, pinaproseso na yung kasong sinampa mo sa tito mo. Kasama mo kami dyan lahat sa laban na yan. Kasama mo kami. Pero siyempre, lalaban tayo, anak, ng maayos at saka yung tama. Ha?
hashtag gets / chillax chill. Santisima iha, kailangan mo ba talaga ng 40,000 pesos allowance? I wrote down po my basic necessities here. 6,000 for my yaya's salary, 8,000 naman for my driver's salary, 10,000 for my monthly baon, 6,000 for my fashion allowance, and 10,000 for my panlibre, school projects, and miscellaneous expenses. I computed this po based on what I really need to live comfortably. Kinonsult ko to sa lawyer ko and sa temporary guardians ko. Pero gusto nga po nilang bawasan eh. But I said na kakausapin ko po kayo to convince you kasi BFF ko naman po si Charles sa school. I know. Pero wala siyang kinalaman dito. Iha, sa karamihan sa atin, sobra-sobra ang 40,000. Eh, pero super kulang nga po yun sa akin. No. It's ridiculous. Yung allowance mo dati ng 20,000 pesos, sapat na yun. Kailangan ba talaga niya ng yaya? Teacher Ninang, we talked about ang driver. Kami na. Ang driver. Hindi rin po. This fashion allowance? Iha, sa pinasa mong petition, gusto mo bang maubos ang pinaghirapan ng tatay mo? Ang ibang tao, pinagkakasya at nabubuhay sa 10,000 pesos. What? But, abuela... No buts. Since your temporary guardian agreed na tumira ka na sa kanila at sagot nila ang food and transpo, 10,000 is fine. No. No, abuela, no. This isn't real. Babawasan niyo po yung 20K ko to 10K allowance? What? No. Pag kinulit mo pa ako, babawasan ko pa yan. Abuela didn't grant my request to increase my allowance. Well, I actually expected that. Abuela's the most objective person ever. But I thought magagamit ko yung pagiging BFFs natin. It's hard to argue with a judge. Right. Don't worry, Sophie. Ganyan din siya sa akin. Hmm? You drive your own car kaya? Thanks to my parents, he spoiled me a lot. Kung alam mo lang, Sophie, 1 week yata ng issue ni Abuela yun. Charles, I don't want you to grow up like those rich, spoiled kids. I talked to your father several times about that, pero hindi siya nakikinig sa akin. If only I can fly to Bohol now and lecture him about hard work, blah, 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 blah. Well, I guess I'll just have to deal with my allowance. How much ba? 10K a month. I feel you, my friend. RIP shopping. Right. Hashtag suffering. Anyway, I have to go na Charlie Charles. Hindi na ako magugulat if pati phone line ko maputol na. Alright. Sending me virtual hugs. Bye, Sophie. Bye. Hi, Junalyn. Looks like from now on, puro isaw na lang kakainin ko. Talaga? Eh di ayos, suki na kita forever. Yeah, I guess. It's just sad. Bakit naman? Well, I can't touch my money anymore. I'm kinda poor, but sorta rich. Frozen kasi yung assets ko eh. Frozen? Sophie, di ko talaga gets yung mga frozen assets na yan. Ikaw ba si Elsa ng Frozen?
Can I have one more? Oh, sige. Yan. Luto na yan. Ay, Junalyn, there's no more suka. Ay, sorry ah. Kukunin ko na lang sa loob. Pero okay lang ba sa'yo, nabantayan mo to? Hmm? I don't know how. Sophie, papaypayan mo lang yan. Kaya mo na yan. Mm. Okay. Dito ka. Pero kasi umalis po yung tendera eh. G? Oh, bantay mo. Baka masunog. Are you here to give justice to my sorry life? G, you know 10,000 is not enough. Akala ko pa naman, after the temporary guardianship, tapos na yung problems ko. Gosh, nagsastart pa lang pala. You told me to trust you kaya, G. Hindi ko na makukuha yung house ko. I'm a homeless orphan na. Wala na rin sina Beauty. Sina Mang Dante. And now, this small allowance, G? Maraming isaw rin yung 10,000 pesos, ha? Duh! G, I don't wanna eat isaw forever. Besides, akala ko dahil friend ko si Charles, tapos si abuela niya yung judge, magiging easy na for me. Hindi naman pala. Mahilig ka talaga mag-shortcut, no? It's not making shortcut, G. It's fighting for justice. Kaya nga we have friends eh, para nandun sila when you need them. Too bad. Hindi enough reason kay abuela na friend ko yung apo niya in granting my request. Parang ikaw. Akala ko ba friends tayo? Inadd pa nga kita sa Facebook eh. Why do you let me suffer? Ganyan talaga ang turing ko sa mga kaibigan ko. Eh, kaya naman pala you don't have many friends. Kaya ba kaibigan mo lang ako? Dahil maganda ang mga nangyayari sa buhay mo. Well, I'm not user-friendly kasi. Diba dapat pag friends, sinasabi yung totoo? So, I'm just asking you as a friend. Kung bakit nangyayari sa akin tong mga to. Why do I feel like ako yung pinaparusahan? Eh, hindi naman ako yung gumawa ng masama eh. I have to lose my tatay's gift. I have to fight against my family. Which I trusted so much. I have to lose my money. Well, for now. And most importantly, nadadamay pa ang mga close sa akin. After telling me to trust you, G, why do I have to experience these things? Nasaan ang justice, G? Is that the reason why Lady Justice is naka-blindfold? Because real justice is blind? Hindi bulag ang hustisya, Sophie. Nakadilat. At mulat at malinaw ang pagtingin sa lahat. Nakikita niya lahat, maging maganda o maging pangit. Upang sa huli, ang pinakamahalaga ay mabigay na ng hatol.
ko ang ano, ikabubuti sa lahat. So you think makakabuti to sa akin? Na mawala sa akin ang lahat? Ano sa palagay mo? Hindi. Actually, G doesn't make sense. Paano naman naging para sa ikabubuti ko ang lahat ng ito? How does... Oh, Sophie, mali. Sayang sa tubig yung ginagawa mo eh. Dapat, sabunin na muna lahat bago mo hugasan. Ah, okay. Ay! Oh! Oh, my G! Ouch! Uy. I'm bleeding! Sabi na dapat hindi to si Beauty. Patingin nga ako. Wait ka lang, ako kunin ko lang yung first aid kit, ha? Ako na! Kaya ko na! Cub Scout ako, eh! Oh! Ingat kayo dyan, ha? Ano nangyari? Ay! Ma, ingat. Ano nangyari? Mami! Hmm? Bunso! Ano nangyari? Ay, nakabasag si Sophie. Ito, oh. Pero okay na to. Oh, kundi lang! Kundi lang! Ito mo, Daddy, malayo sa bituka. Tsaka walang lumalabas na kanin. Uy, Hashtag basag? Oo! Oh! Malas daw yung ano, ha? May nababasag na pinggan. Pero good news ang dala ko. Lumabas na raw yung sabina ng estafa laban sa Tito Santi mo. Hindi ba tayo titigilan ng pamangkin mo? Hindi ba siya nakontentong hiin tayo? Ngayon, dinidemanda niya akong stafa? Come to think of it, kasalanan naman talaga natin eh. Anong gusto mo mangyari? Pagbayaran ko yung kasalanan ko at makulong? At kapag nakulong ako, kanino ko aasa? Hindi mo kaya mag-isa, Lucy! Mrs. Santiago, kasi ho, ayaw pa rin lumabas ni Sophie. Baka gusto niyong kayo na lang muna ang pumasok sa loob. No. I'd rather stay here and wait kung kailan ako gusto maharapin ni Sophie. Alam ko naman hindi ako matitiis ng pamangkin ko. Tita. Sophie, darling. Tita, if this is about the case, I've already made up my mind. But is this what you really want? Kahit pagbalik-balik na rin ang mundo, pamilya tayo. Sophie, sana isipin mo mangyayari sa pamilya natin ngayon. It's too late, Tita.
I thought, sapat nang mapatunayan ko sa'yo that I care. Nung pinayagan kong kumuha ka ng pera para ma-terminate ang guardianship sa amin. I guess, wala na talaga akong magagawa. About the case, I've already made up my mind. I thought, sapat nang mapatunayan ko sa'yo that I care. I guess, wala na talaga akong magagawa. Hindi bulagang hustisya, Sophie. Mulat at malinaw ang pagtingin sa lahat. Nakikita niya lahat, maging maganda o maging pangit. Upang sa huli, ang pinakamahalaga ay mabigyan na ng hatol kung ano ikabubuti sa lahat. Mhika? Uy, Sophie! Aba, ba't gising pa yung prinsesa? Can't sleep eh. Ay, ako. Gustong-gusto ko na matulog, pero hindi pa pwede. Magagalit kasi si Chiang Mai. Kailangan ko na ito ma-deliver kay Kapitan at may maagang meeting pa daw kay Mayor. Alam mo na, pabibo! Girl, malamok dito. Baka gusto mo akong papasukin? Ah, yeah. Patambay muna. Wala iyo? Yeah, dito na lang. Ba't di ka makatulog? Dahil ba sa kanina? Sorry naman. Oo na. Tama na yung hinala mong chismosa ako. Kasi kung may nag-away sa dikit-dikit na bahay, syempre, alam ng buong barangay! Well, tama ka naman. Magkaaway kami ng tita ko. Oh, ba't di mo lang sumuk sa nanay sa tatay mo para matigil na yung... Ay, sorry. Sabi nga pala ni Gabby na patay na yung mga magulang mo. Ay! Oh, Mhika! Tanga! Sorry. Sige. Para makabawi ako sa'yo, pwede mo rin namang sabihin, Mhika, di ba patay na yung mga magulang mo? Kumusta ka naman? Mhika, why would you say that? Masama magbiro about death. Mukha bang joke? Hindi kasi. Seryoso. Patay na rin mga magulang ko, Sophie. Parehas na tayong ulila. Sorry. Ano ka ba? Okay lang yun. Sabay silang natigok dahil naundoy. Gosh! I know the feeling. Kung isa pa nga lang, eh, sobra na. Paano pa kaya pag sabay silang nawala sa'yo? Ay, wag ka, girl. Hindi pa tapos ang drama. 10 years old lang ako noon. Mas magkasama silang inanod kasama yung bunso kong kapatid. At ang pinakapasabog pa doon, ah. Sa harapan ko pa! Magkakasama kaming inanod noon. Malapit kasi sa ilog yung bahay namin sa Rizal. Magkakakapit kaming apat. Eh, may kahoy
okay na tumama sa amin eh, kaya kami nagkahiwa-hiwalay. Pagdilat ko, nasa hospital na ako, tapos sabi nila sa akin, wala na si tatay, nanay, yung bunso namin. Grabe, 7 pa lang nun si Cherry. Gosh. You're so strong. In a snap, nawala ang lahat sa'yo. Buti, hindi ka nagalit sa life kasi it's unfair. Sino ba talaga dapat ang managot? Ang ulan? Ang Diyos? Para sa mga kagaya naming hirap, Sophie, minsan wala na talagang hustisya eh. Pero kung magagalit ka na lang, at magtuturo, at maninise, sayang sa effort. Isipin mo na lang, baka sa ibang paraan magbayad ang kung sino man ang may kasalanan. Pero, mahalaga pa ba yun? Kung hindi naman na mababalik ang nawala na.